Hello guys, welcome back. This is Danny's vlog. Today, I want to share to you how to prepare my JAP1 pendulum properly. So watch this video until the end. This is only the pendulum, how to prepare the tip of the rod and to connect the rod to the mercury added battery, and that is very important because the battery is loaded with current. So today I will show you how to connect the rod and the battery. We will start now. So I try to speak English because there are also all my viewers English people, so they can understand what I want to share with them. So I know that most of the Filipino know how to understand English. I'm just trying. So, ngayon, start na tayo mga katiit sa sugdan na to. Una, paalala ko lang sa inyo, meron kasing maraming nag-comment sa akin sa channel ko. Yung iba talaga, hindi naniniwala, no? So, sabihin ko lang sa inyo na hindi lahat na gumagamit ng ganitong detector na analog ay gagana agad sa inyo, no? Lalo sa mga tiits na baguhan pa lang. O, hindi talaga siya gagana agad. Kailangan mo practice. Optional, you can put a spiral here. Today, my purpose is to show you how to connect this tip of the rod to the battery and to prepare the rod here. So, first, you need to put a wire. Make a loops here, 70 loops. This is my standard, 70 loops. This is 70 loops. Mag-prepare kayo ng 1.5 meters here. Isa at kalahating metro ang kailangan nyo. So, putulin siya. Ang allowance dito, kailangan pagputol mo, yung tips ng wire ay naka plasta talaga. Yan. Kadikit sa rod. Dito, wag mo idikit dito. May purpose ito. Yan, naka-okay lang siya. Ganyan lang siya. Para naka-ano siya. Nakalabas kunti. So, pagkatapos, after this, you will put a super glue to fix the wire like this. Next thing you do, you have this screwdriver, the size is 1/8. Make a loop of 77 loops. 1, 2, 3. This is 77 loops. 77 turns. In other words, see, do not fix the tip of the wire in the left side. Only here in the right side, like this one. So, next thing you do, you insert this one here. To insert this one is to turn counterclockwise, like that. Hold here, left side. Just turn, okay? Yan, just turn. Imo nang itulak dia, awiran nimo siya itulak sa mga Bisaya na mga katiits ko, na dandahan lang nimo siya ituyok, na ikot lang nimo siya sa mga Tagalog natin di makaintindi ng Bisaya. Oh, yan lang. Oh, ikot lang hanggang ano, utopong siya dito, magpantay siya dito. Oh, to all of my viewers, you turn and you fix the wire label to this. Okay, like that. Like that. See? And then you put a super glue. Put super glue.
Where's my super glue? Okay. So, an. Lagyan ng super glue para fix siya. Okay. So, that's all. So, already the wire is fixed already. The two lines of loops, 70 and 77 loops. Ganyan siya mga katits. Ayan siya. Dalawang nakasapaw na loops. So, next, you already prepare the tape of the rod together with this magnetic copper wire. And if you put a spiral like this, it is easy to make this because this is not so thick. So you can search my video on how to prepare the spiral of the rod. There you can search my YouTube channel in my blog. So next is to prepare the mercury added battery. What we will do is to get the cover. Tanggalin natin ang cover niya. Ayan. Tanggalin mo na lahat. Ito siya, hindi ito stainless ah. Ang tawag ito ay stainless steel. May pagkabakal nito. Nagmamagnet ito. So, maganda ito nga ang ginagamit ko sa mga pendulum ko sa Japan. Kasi, malakas siya mag-detect. Meron siyang mercury. Kahit walang mercury na ilagay mo dito sa loob, okay din siya. Yung mercury, optional yang yun. Kung may mercury ka, pagdagdag ng hatak sa detection niya, okay din. Pag wala namang mercury, okay lang din. Kahit ilagyan mo na ng plain carbon. Yung carbon kasi yung naghanap din ng frequency, pati na ito. Humahanap ito ng frequency ng gold. So, ang ating gawin, okay. Una mong gawin ay lagyan mo siya ng tanda para pag magbari na ka, mag-ano ka sa drill bit, sa tutok sa ano, hindi siya magbigyas. Yan. Oh, tama na siya. So, kailangan mo ng ganito. Dapat makagawa ka lang ng proper na pag-connect sa proper opening sa battery kung meron kang ganito. Pwede mo siya butasan ng ice pick pero mahirapan kapag ilabas yung metal sa labas kasi nakabaon siya sa loob. If you have this one, you can prepare the pendulum of your Japan properly. So I need this 532. So bala natin dito. So ito din ang copper. So ano ang purpose dito? Ay ilagay siya dyan, no? Palawasin lang siya konti. Kasi kung hindi mo lagyan ganito, pagbutas mo sa battery, kadalasan masisira ang sa ilalim. Yung naka-pile there na lid sa loob ay masisira. Hindi nagagana siya. Ihina ang pag-detect niya. So, importante meron tayong stopper na hanggang dyan lang ang mabutasan. Hanggang dyan lang. 1/8 lang ang allowance. Kung tingnan nyo, Hotitso, yan lang. Para hindi siya tatagos sa ilalim. Kasi dito sa ano, hanggang dito ang pile niya. Naka-pile yung lid na pinakita ko sa yung nag-opening ako ng ganito. Tapos dapat hanggang dito lang siya magbutas para hindi niya matamaan yung nakalukot na ano, naka-pile na lid. So, this very important na you have this stopper to all of my viewers, English people. This one. So, even you can
dig like that, it's okay. So very important that you have a stopper. Kung wala kang stopper, talagang yung drill bit mo ay tatagos doon sa ilalim. So masisira at mag-short din at delikado pa mag-explode yung battery. So ganyan siya mga katits, oh. Ayan, oh. Ninyo, ha. Hanggang dyan lang yan. Kahit So hanggang dyan na siya kahit idiin mo pa sa ilalim, oh. So yung ang nabutas niya, yung first at second layer lang. Hindi siya tumatago sa ilalim kasi merong stopper, oh. Hanggang dyan lang siya. So this is very important na kung maghimo ka o magbutas ka nito, you have this kind of tube, pan it. Yan. Basta makapasok lang itong drill bit na 532. Pwede na siya. Ganyan yung pasok siya. So, importante ito. Ito ang sikreto ko mga katits. Para hindi masira yung sa ilalim ng mercury added battery. Na may lead din. May lead din na kapalupot na may mercury mahaba. Tapos na may copper din na lead. Nabutasan mo na para maiwasan na hindi siya mag-create ng heat o friction sa loob, na para yung acid niya hindi gagana, dapat maiwasan mo na ma-short siya. So, ang gagawin mo, kailangan mo nito, tip, mag-tip ka ganyan, no? Ganyan ang tipping mo. Dalawang ikot, ganyan siya. For safety, na hindi siya mag-short. Kasi pag mag-short yun, lalabas yung sungaw. So, sungaw siya. Lalabas yung chemical. In other way, you can inhale the chemical. So, your danger. So, like that. This is the proper way to prepare the Japuan pendulum. After this, I will perma-clear mo. See that? There is a lead. That is a positive lead. And if you do not put a tube like this, if you do not put this one as a stopper, so maybe you will hit that one and it will destroy inside. Nasasira mo ang sa loob dyan. So next thing you do, the purpose of the masking tape, ang purpose niya nito, para yung pagtuklap mo dito na tatama ang edge ng cutter mo dito, hindi siya mag-short. Ganito, tingnan niyo mga katis, ha. Ganito ang pag-prepare na properly na pag-prepare sa battery. Ganyan. Like that. So it's very important to put masking tape. Para kung tatama man siya dito, if this edge will connect here, it will not short the battery. Like that. You see that? This is how to prepare the first layer covering. After this, you need ice pick o matutulis na bagay na pwede mo i-ano dito. Ganyan, iligwat mo siya pataas. Ganyan siya. O. Pwede mo siya mahiwa ganyan. O. Yan siya. Just do it slowly. Okay. Like that. Next. Yan siya.
So ayan siya, mga ka-TH. So nakita mo yan, oh. Yang lead, kung wala kang stopper, matamaan mo yan sa blade ng drill bit drill mo, ay ito ay masisira. Nahuhugot ito pati yung malapad na lead sa ilalim. So mawala yung ano, hindi na yun gumagana na mag-detect kasi nasisira yung coil doon sa loob. So it's very important na to have a stopper in your drill bit like this. And you will cut this one. You cut that one. See that? Oh. So you cut this one. Okay. Siya. Okay, yun siya. Okay siya. Oh, kita niyo may butas siya. Oh. Sa ilalim. Yan siya. So, first and second layer na pull out mo na siya, no? Na lagay mo na siya sa taas. Ganyan siya, pag-prepare. Next, importante, meron ka ganito. Soldering iron. Okay. Alam nyo mga ka-TH, may tips ako sa inyo. Itong ating mga gadget na gawa sa battery, yung wire. Itong, in short, wala itong electric current like the digital. Ito ating gadget, mas malakas ito mag-detect at gumagana siya ng todo pag maganda ang panahon. Yung may init, hindi maulan, hindi malamig ang panahon. Sa araw, mas maganda siya gamitin. Okay din sa gabi kung nandun ka sa loob ng hukay, sa ilalim. Pero kung nandun ka sa taas, mahihirapan ito magumagana kasi yung aura pag gabi hindi siya masyado na lumalabas. So, lalo na pag may malaki ang buwan ay nawawala ang bisa ng ating gadget. Pero yun lang na time, medyo mahina lang siya mag-detect kasi inihigop ng buwan yung mga aura na galing sa ilalim ng lupa. Our gadget, it will not detect properly, especially when there is a full moon. To all of my English viewers, this analog type can detect well, especially when the season is hot and good weather, no raining, have sunlight. Paggabi, minus niya mag-detect. Okay lang kung gabi siya, pero magandang panahon, mainit din ang klima. Sa gabi, mayroon din ganyan. Walang problema. Magka-problema lang ka ito, matingala ka na hindi nag-detect. Dahil gabi siya at mayroon ding malaking buwan. Pag full moon, mahirap siya mag-detect mga ka-TH. Pagkatapos na natin na butasan siya, this is the properly prepare sa pagbutas. Next is, hindi mo siya kuhaon ka-TH, hindi mo na siya i-pull out. Pwede na siya i-pull out, pero pwede hindi. Ganitohin lang kasi minsan, pag pull out mo ganyan, nahihila yung manipis na cellophane andoon sa ilalim. So, ano mo lang siya? I-hit mo lang siya, oh. Yan, oh. So, hit mo lang siya, ganyan. Para lalaki ang butas niya. Ayan. Wala yung plastic cover niya. Parang washer. So, yan siya mga ka-TH. Oh. Malaki na ang butas niya. Oh. Hindi na siya makita. Zoom. Napaka sobrang lapit. Yan siya. Tingnan nyo, ah, i-try ko yung rod, yung dulo ng rod. Ah. Tagos yan, dito yan sa loob. Tingnan nyo, oh. Oh, malalim ang tagos nyo. Oh, sangko yun siya, oh. Sangko siya sa ilalim. So, ito, ang purpose nito ay maglalak ito sa dito sa opening para hindi siya basta sa mahuhugot. So, ganyan lang, oh, ang clearance nyo, oh.
ganyan sa pagbaon mo, hindi sasagad doon kasi dito ilagay mo yung mga mercury, decoy o something like that na pwede mong ilagay dyan pang ano, pang power load. So hanggang dyan lang siya, mga tits. Yan lang oh. So, ngayon, kung gusto mo na walang mag-leaking, pwede mo siya, ano yun ang cotton, i-absorb mo yung liquid acid dyan sa loob. Ipasok mo yung cotton buds. Ito, ginawa ko lang ito. Yung cotton na nilagay ko sa rod, bronze rod. Tapos, i-absorb mo dyan sa pinaka-bottom kasi pag na-open kasi yung battery, yung acid niya na naka ano sa lid, na dumadalo sa lid, ay nag-drop off dito sa ilalim na ano siya, bumagsak siya dito. So, yun ang magpapaliking kasi pag nasarahan mo na siya ay pag magalaw mo siya konti, medyo kakalat siya sa loob at mag-produce siya ng bubbles na pwede siyang lalabas dito. So, pag makuha mo yon, at least hindi na masyado yung leaking. Ito, oh. Oh. Basang-basa siya, oh. So, may acid kasi dito sa loob. Pwede mo palitan na naman ulit yung bago hanggang maubos yung acid sa loob. Okay, pwede ka na maglagay dyan, ano. So, tanggalin mo na lang itong, ano, tape. Okay. At iwasan mo na ma-inhale mo yung amoy niya at huwag mo yung hawakan kasi napaka toxic yan, yung acid na yan. So careful lang pag mag suction ng acid sa battery. So, ang sabi ko na walang carbon na mix na mga minerals to. Ito lahat ay di ko ito lahat. Meron itong mga frequency, iba-ibang frequency dito. So, yun ang ilagay natin sa una. Actually, pwede naman yung ano kasi wala ng acid dito. Pero mas maganda pa rin lagyan natin ng pure na walang carbon para iwas, ano, iwasan natin yung mag-short. Kasi yung carbon kasi dumadali din ang kurente dyan sa carbon. So, mahirap pag mag-short. Yan. Tapos, ito carbon, pwede kahit saan mauna, mercury o pwede din ito. Pag walang mercury, ito ang ilagay mo. Yan. So, itong sobra, bago mo ipasok ito, lagyan mo muna dito banda. Dito banda lang. Yan. Bago ipasok dito. Yan siya. Pasok mo siya. Yan. Tapos, diin mo siya sa ilalim. Yan. Tanggalin din natin ito. Tapos lagyan ito ulit. Kasi na sobrang madaling nagtigas siya kanina. Di natin nahabol. So, ito ako may ano ko. Na-mix na bago. Lagyan natin siya dito. Yan. Pero, saka nalinisin pag magtigas na siya. Shout out pala kay Arnel Tan, aking mga subscribers. Ipa-flash ko lang sa screen para naman ma-recognize din ang mga magagandang mga comment nila. Thank you.
Ito ang paglinis sa kanya, no. Linisin siya. Para pantay siya, ganyan siya. Ang ilagay mo dito, optional lang, itong Devcon epoxy. Mas matibay siya kung dito mo siya i-topping sa taas. Mas matibay siya. So ito ang ginagawa ko, may topping ako ng ano, pero pwede na ito. Itong walang topping. Dadagay mo lang ng acetate dito. Magpantay siya sa taas, ganyan siya. Ito na lang ang gamitin natin. Mas madali kasi itong magtigas. Itong epoxy na Pioneer, dali lang siya. Kontra sa Devcon, ganyan ay matagalan pa tayo ng 2 oras. Ito minutes lang ito, 8 to 10 minutes, dry na siya. So pwede natin siya ilagay dito. We just clean this first. Linisin muna natin ito. Parang meron siyang hindi pantay, tantay natin siya. Ayan siya. Ito na, oh. So smooth na siya, malinis na tingnan. Ayan. Next, dito na tayo, mag-mix tayo ng epoxy. Ang paglagay nito ay kung ano kadami yung white o black, ganun din ang white. Ayan siya. Pag mag-mix mo na siya, ay lagyan mo na ito ng super glue, yung gilid, ganitan, yan siya. Para titibay din siya. Lalo pang si titibay yung ano. Yan. Mix mo ng todo to. Tapos lagyan na natin. Ang sangat it's. Like that. After a few minutes, okay, you need water. Before the epoxy get hardened, you will fix it like that. Yeah, see, you need water so that the epoxy will not stick to your fingers like that. Okay. We're almost finished. So after that, we will put a magnetic wire, a 17 loops here. This is properly connected, the rod and the battery. So even I did not put yet a wire, copper, kahit wala pa, hindi ko pa nalagyan ng copper wire, malakas na ito mag-detect kahit walang copper wire. Pwede kong subukan ngayon. Hindi pa ito tapos, wala pa siyang wire, wala pa siyang handle, pero try natin, no? Ilagay ko siya dito. Kung makas makita nyo, ganyan siya, oh. Try ko katiit, ha? Subukan ko lang, ha? Wala pa yung copper wire, ha? Subukan ko. Hindi ko talaga siya magalaw kasi nakadikit
yung pinggir ko dito. So, di talaga siya magalaw. Tingnan natin ha, kung makakadetect siya. Yan. O, tingnan mo katis, o. O. Kamay ko, hindi ko yung ginagalaw, o. Kusa lang siya makakadetect, o. O, diba? Kita nyo? Gumagana siya. Wala pa siyang magnetic wire na sa pinaka-surface niya. So, lagyan natin to. Lalo pa itong maglalakas. To, ganito lang ang paglagay ng katiis. So, yan mo siya. Yan. Tape mo siya. Yung dulo ng wire, yan. Lagyan mo siya ng tape. Pwede ikot ka dito ng, gawa ka ng turns na, o loops na 17, pwede 15, pwede 21. Depende sa distance na gusto mong ilagay. Ito sa akin ay 17 ito. Standard ko. 3. Ating string cable choke na 20 mm ay ilagay natin dito. Yan. At this one is optional. Pwede, you did not put this string cable choke. Just only the tip, it's okay. Like that. Lighter mo siya. Lakas siya mag-tick, oh. So, yan siya mga ka-TH. Next time naman kung paano natin ilagay ang load sa handle o pag-connect sa handle sa rod dyan sa loob. Yan siya. So, yan lang muna mga ka-TH ang i-share ko ngayon sa iyo. And that's all to my viewers. At sana ay may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. Maraming salamat po. Thanks for watching.